Isang magandang gabi, Bayang Pilipinas. Pagbabago para sa pag-unlad. Yan ang mga salitang naglalarawan sa taong ito. Pero bago tayo magpaalam sa natitirang pahina ng Kabanata 2023, balikan muna natin ang mga pangyayari at mga personalidad na bumuo ng daan para sa pagkamit ng inaasam na kaunlaran. Ang mga yan dito lamang sa Kabanata 2023 para sa Bagong Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, mahalaga ang bawat sulok ng ating bansa. Pero paano kung tayo'y may teritoryo na inaangkin ng dayuhan? Ngayong 2023, mas naging mainit pa ang usapin sa West Philippine Sea dahil sa mga aksyong nagpapataas ng tensyon. Tulad na lamang ng pagtutok ng laser, pag-water cannon at kahit pagbangga ng mga barko ng China sa barko ng ating tropa. Ang mga naging hakbang ng ating bansa para protektahan ang ating karapatan at soberanya, ating balikan mula kay Bea Bernardo. Hindi papayag ang Pilipinas na may mawala na kahit isang pulgada sa ating mga teritoryo. Yan ang mahigpit na direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harap ng mainit na usapin sa West Philippine Sea. Ito'y sa kabila ng sunod-sunod na agresibong aksyon ng China sa ating mga barko sa rehiyon, lalo na sa Ayungin Shoal ngayong taon. Nitong Pebrero, isang tauhan ng BRP Malapascua ang nakaranas ng temporary blindness matapos tamaan ng military-grade laser light ng China Coast Guard. Nagsasagawa noon ng resupply mission ang barko nang harangin sila ng barko ng China at tutukan ng laser. At hindi pa dito natapos ang aksyon ng China dahil nagsagawa pa ang barko nito ng delikadong maniobra laban sa ating barko. Dahil dito, ipinatawag ni Pangulong Marcos Jr. si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Xilian kung saan nagpahayag ang Pilipinas ng pagkabahala sa mga aksyon ng China sa rehiyon. Ngunit sa kabila ng pulong na ito, hindi pa rin huminto ang mga agresibong aksyon ng China laban sa ating barko na nagsasagawa ng resupply mission. Noong Agosto, binombo naman ng China Coast Guard ang water cannon ang barko ng Pilipinas. Hindi napadala ng chartered boat ng AFP ang supply ng pagkain sa mga tropang nakadestino sa BRP Sierra Madre, ang unang depensa ng Pilipinas sa rehiyon. At ang insidenteng ito naulit pa nitong Nobyembre. Ilang beses ding sinunda ng China ang mga barko ng Pilipinas. At nitong ang Oktubre ay nangyari na ang kinakatakutan ng pamahalaan. Dalawang barko ng Pilipinas ang nabangga ng mga barko ng China. Tumama ang China Coast Guard Vessel 5203 sa Armed Forces of the Philippines chartered boat na Oniza May 2. Dahil dito, hindi na tumuloy ang UM2 sa BRP Sierra Madre. Nabangga rin ng Chinese Maritime Militia ang BRP Cabra na naging dahilan para magkaroon ang mga ito ng sira. Kasunod ng umiinit na tensyon sa Ayungin Shoal, ilang beses iginit ng China na dapat alisin ang Pilipinas ang BRP Sierra Madre sa lugar. Sabi ng Beijing, may binitawang mga salita noon ng Pilipinas na aalisin doon ang barko. Pero nanindigan ng bansa, walang ipinangako ang Pilipinas na aalisin ang barko. Ang BRP Sierra Madre ay isang Philippine Commission vessel na isinadsad sa Ayungin Shoal noong 1999 bilang tugot sa pag-okupa ng China sa Panganiban Reef o Mischief Reef na nasa loob ng ating Exclusive Economic Zone noong 1995. Iginit din ang pamahalaan na hindi kailangan ng pahintulot ng China o anumang bansa sa tuwing isasagawa ang resupply mission. Malinaw aniya sa ilalim ng UNCLOS na ang Ayungin Shoal ay nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas kaya tayo ang may karapatan dito. Pero hindi lang pala sa ibabaw ng karagatan may nangyayari. Bagay na nadiskubre ng ating tropa nitong Setyembre. Dahil ang presensya ng China sa rehiyon, nagkaroon din pala ng environmental impact sa ilalim ng dagat. Nadiskubre ng Philippine Coast Guard na halos wala ng buhay ang corals sa Rizal Reef at Escoda Shoal.
Nakipag-ugnayan ng PCG sa mga eksperto upang imbestigahan at pag-aralang mabuti ang sitwasyon ng maritime life sa rehiyon. Ngayon taon lamang, higit 60 diplomatic protests ang inihain ng Department of Foreign Affairs sa China. Sa ilalim naman ng kasalukuyang administrasyon, nasa 130 protesta na ang inilagak ng Pilipinas laban sa mga aktibidad ng China sa rehiyon. 10 navigational boya ang nilagay ng Coast Guard sa ilang okupadang features ng Pilipinas sa rehiyon. Ang mga naturang boya na may watawat ng Pilipinas ay hindi lamang gabay sa mga mangingisda dahil ang mga ito rin ay nagsisibing sovereign markers. Tinanggal naman ng Coast Guard ang 300 metrong floating barriers na inilagay ng China Coast Guard sa Bajo de Masinloc. Kinundin na ng pamahalaan ang paglalagay nito sa bahura dahil maliban sa paglabag ito sa international law, hindi rin makapangisda ang mga Pilipino sa lugar dahil dito. Nagtalaga rin si Pangulong Marcos Jr. ng mga matatapang na leader na nanguna sa aksyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ibinalik bilang kalihim ng Department of National Defense si Gilberto Teodoro Jr. Itinalaga rin ng Pangulo si dating Interior Local Government Secretary Eduardo Anyo bilang National Security Advisor. Siya ang tumatayong chairperson ng National Task Force for the West Philippine Sea. Sa pagre-retiro naman ni dating AFP Chief of Staff General Andres Centeno sa serbisyo, itinalaga siyang Presidential Advisor on the West Philippine Sea. Kada magsasagawa ng resupply mission ng AFP Westcom para sa mga tropa sa BRP Sierra Madre, nagsasama ang PCG ng mga media sa barko para i-cover ang buong pangyayari. Paliwanag ng pamahalaan sa ganitong paraan ay may third party na magkukwento sa nangyayari sa rehiyon. Ang strategiyang ito ng pamahalaan, tinawag ng mga eksperto na magandang hakbang para labanan ang gray zone tactics ng China. Pinalakas din ng Pilipinas ang military cooperation nito sa ibang bansa. Sa pagbisita ni U.S. Defense Secretary Lloyd Austin sa Pilipinas nitong Pebrero, inanunsyo ng Pilipinas at Estados Unidos ang 4 EDCA sites, pupulohan ng U.S. government ang mga pasilidad na itatayo sa mga military camps sa Pilipinas. Halos hindi rin tumigil ang Armed Forces of the Philippines sa pagsasagawa ng mga military exercise kasama ang ibang bansa. Nangyari ngayong taon ang pinakamalaking balikatan exercise kasama ang U.S. Army. Binuhay din ang Cope Thunder, ang air-to-air exercise sa pagitan ng Philippine Air Force at U.S. Air Force. Sinaksihan pa mismo ni Pangulong Marcos Jr. ang nasabing military drills. Ngunit ang inabangan talaga ng lahat, ang Joint Air at Sea Patrol ng Pilipinas kasama ang mga kaibigang bansa sa West Philippine Sea. Nagsagawa ng mga aktibidad ng Pilipinas at Estados Unidos sa rehiyon sa ilalim ng Maritime Cooperative Activities. Ilang araw matapos nito, ang Australia naman ang kasama ng Pilipinas na nagsagawa ng joint patrol. Ilang beses na mataan ang mga barko at aircraft ng China habang isinasagawa ang MCA. Bago naman matapos ang taon, isang Christmas civilian convoy ang inilunsad ng atin ito koalisyon. Layo ng convoy na magbigay ng donasyon sa mga tropang nakadestino sa BRP Sierra Madre. Pero hindi pa man nakakaisang araw na biyahe ang convoy sa West Philippine Sea ay bumalik na ito ng El Nido. Sinundan kasi ng 4 ng China ang training ship Kapitan Felix Oka, ang mothership ng convoy. Dahil dito, nagdesisyon ng kapitan at organizer na itigil na ang naturang aktibidad para na rin sa kaligtasan ng mga volunteers. Bago naman ito, binomba ng water cannon ng China Coast Guard ang barko ng Pilipinas na nagsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Sakay ng isang resupply vessel si AFA Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Sa kabila ng panghaharas ng barko ng China, nagawang makarating ng leader ng AFP sa BRP Sierra Madre at nagsagawa sila ng maagang Noche Buena sa barko kasama ang mga sundalong nakadestino doon. Isang insidente rin ng pambobomba ng water cannon ang ginawa ng China sa barko ng BFAR sa Scarborough Shoal. Dahil sa sunod-sunod na harassment ng mga barko ng China laban sa barko ng Pilipinas, naghain ng diplomatic protest ang Pilipinas kasunod ng pag-iit ng ating karapatan sa rehiyon. Mas naging agresibo man ang China laban sa Pilipinas sa West Philippine Sea, ilang beses na mapinatunayan ng pamahalaan na hindi papatinag ang Pilipinas at patuloy na ipaglalaban ang ating karapatan at soberanya sa rehiyon. Para sa pagsasara ng Kabanata 2023, ako si Bea Bernardo para sa Bagong Pilipinas. Kagaya ng kanyang laging sinasabi, friend to all, enemy to none.
Mas pinatatag pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang relasyon ng Pilipinas sa iba't ibang mga bansa. Sa katunayan, nagbunga ang foreign policy na ito ng Pangulo nang makakuha siya ng bilyong-bilyong dolyar na investment pledges sa kanyang mga biyahe na inaasahang magbubukas ng maraming oportunidad sa mga Pilipino. Balikan natin ang bahagi ng Kabanata 2023 mula kay Alan Francisco. Enero ng 2023, nagtungo sa Switzerland si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dumalo siya sa World Economic Forum kung saan ipinresenta niya ang Pilipinas para makaikayat ng mga investor. Sabi ni Pangulong Marcos, nakatulong ang WEF hindi lang para mas maipakita sa international community ang economic situation ng bansa, kundi para na rin matuto ang Pilipinas mula sa world at economic leaders. Kabilang naman sina Pangulong Marcos at First Lady Liza Marcos sa Heads of State na dumalo sa koronasyon ni King Charles III at Queen Camilla sa Westminster Abbey noong Mayo. Inilarawan ng Pangulo ang seremonya bilang grandioso, kahangahanga at puno ng simbolismo. Isang karangalan para sa Pangulo ang maging kinatawan ng Pilipinas sa makasaysayang event. Isang araw bago ang koronasyon, nagkaroon sila ng pagkakataon na makausap ang hari sa reception. Dito, ipinaabot ng Pangulo ang pagbati ng mga Pilipino. Ayon sa kanya, inalala pa ni King Charles III ang kanilang pagkikita noon ni dating First Lady Imelda Marcos. Mayo ng 2023, nang bumisita naman si Pangulong Marcos sa Estados Unidos para sa kanyang official visit. Ayon sa Presidente, nasa $1.3 billion na investment pledges ang kanyang naiuwi noon. Makatutulong ito sa economic recovery efforts ng bansa. Dalawang beses nagpunta ang Pangulo sa Indonesia nitong 2023. Una ay nang dumalo siya sa 42nd ASEAN Summit and related summits sa Labuan Bajo, Indonesia. Sa sidelines ng summit na ito ay kinausap ni President Marcos si Indonesian President Joko Widodo para pag-aralan muli ang kaso ng convicted OFW na si Mary Jane Veloso. Samantala, sa Jakarta naman ang naging muling pagdalaw ng Pangulo sa Indonesia para sa 43rd ASEAN Summit. Ilan sa tinalakay dito ang importansya ng rules-based international order at pagpapaunlad sa ekonomiya ng rehiyon. Dito ay nanunsyo rin ng Pangulo na ang Pilipinas ang magiging host ng ASEAN event sa 2026. I promoted and highlighted key interests of ASEAN, such as food and energy security, migrant workers' protection, climate change, and digital transformation, issues that are of strategic importance to the Philippines. Hulyo naman nang nagkaroon ng state visit si President Marcos sa Malaysia, na isapinal dito ang pagtutulungan ng ilang Filipino companies sa Malaysian companies, partikular ang may kinalaman sa railway engineering at maintenance. Ibinahagi ni Pangulong Marcos ang aniyay Remarkable Progress o pag-unlad na nakamit ng bansa. Sa kanyang Instagram post, ibinida niya ang pagaba ng unemployment rate sa bansa, kasabay nito ang pagaba rin ng inflation. Ayon kay President Marcos, nagpapakita ito na milyon-milyong mga Pilipino ang nakahanap ng mga bagong oportunidad. Patunay rin ito na pagisikap ng gobyerno na maging kaaya-aya ang bansa para sa trade and investment. Una nang sinabi ng economic team ng Pilipinas na tuloy-tuloy ang bansa sa pagkamit na economic at social transformation. Kumpiyansa si President Marcos na sa pagsuporta ng sambayanan, magpapatuloy ang pagtataguyod sa isang matibay at masaganang bagong Pilipinas. Nobyembre nang magbalik sa Amerika si Pangulong Marcos para dumalo sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit sa San Francisco. Dito ay nakapulong niya ang ilang US companies na interesadong mamuhunan sa Pilipinas tulad ng industriya ng enerhiya, pharmaceutical at healthcare sectors. May ilang kasunduan ding nilagdaan ng Pilipinas at US gaya ng Civil Nuclear Cooperation Agreement, IPEF Supply Chain Agreement at ilang public-private and private sector agreements sa mga kumpanya sa Amerika. Kasama na rin dito ang AI-powered Weather Forecasting System at Astranis at Orbitz Corp na tutulong sa pagpapabilis sa internet sa bansa. Nakapulong din dito ng Pangulo sina Chinese President Xi Jinping
at iba pang world leaders. Bago matapos ang taon, nagbalik sa Japan si Pangulong Marcos para dumalo sa ASEAN-Japan Commemorative Summit sa Tokyo. Nagkaroon din siya ng bilateral meeting kay Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Matapos ang pagbisita, iniulat ng Pangulo na halos 170 billion pesos ang nalikom na investment mula sa kanyang pagdalaw sa Japan noong Pebrero. Siyam na bagong investments naman ang nagpakita ng interes sa bansa sa kanyang pangalawang Japan visit. At ang resulta nito, dagdag trabaho para sa mga Pilipino. 9 new letters of intent and MOUs were signed during this visit, valued at 14.5 billion pesos in investments and over 15,750 additional jobs for our workers. This significant investment is anticipated to create around 40,200 jobs, marking a positive and promising development for our collaborative efforts. Napirmahan din ang Memorandum of Cooperation ng Coast Guard ng dalawang bansa, gayon din ang pagsulong sa clean energy transition. Natalakay rin sa summit ang issue ng West Philippine Sea, kasabay ng pagtataguyod ng kapayapaan at seguridad sa Timog Silangang Asya at sa mundo. Sa mga bansang pinupuntahan ni Pangulong Marcos, hindi niya nalilimutang bisitahin ang mga Pilipinong naroon. At sa bawat pangungumusta sa ating mga kababayan, malugod at mainit ang naging pagtanggap sa kanya ng komunidad. Sa pag-asara ng Kabanata 2023, Alan Francisco para sa Bagong Pilipinas. Hindi lamang ang mga kapakanan ng mga Pilipino dito sa bansa ang binantayan ng pamahalaan, kundi maging ang ating mga kababayang nagtatrabaho sa abroad. Lalo na't ngayong 2023, malalaking dagok ang tumama sa mundo. Ang mga pagsisikap ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para maprotektahan ang mga Pilipino mula sa iba't ibang panganib abroad, ating silipin sa bahaging yan ng Kabanata 2023 mula kay Luisa Elispe. Malaking gera, matinding lindol at iba pang mabibigat na mga pagsubok. Yan ang hinarap ng ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa ngayong taon na nagpadoble pa sa sakit at sakripisyo na kanilang tinitiis para sa kanilang mga pamilya. Bungad pa lang ng 2023, isang trahedya ang bumungad sa bansa nang mabalitaan ang karumalduman na pagpatay sa ating kababayang si Julie Biranara na isang kasambahay sa Kuwait. Ang sospek, ang anak ng kanyang employer. Lubos itong ikinaalarma ng pamahalaan na nagtulak para lalo pang palakasin ang pagprotekta sa karapatan at kapakanan ng OFWs. Nagbunga ito ng bagong rules at regulations na ipinasa ng Department of Migrant Workers para sa land-based OFWs kung saan maaari nang ma-blacklist ang mga employer na may kaso ng pagmamaltrato sa mga Pilipino. Sa pag-uwi naman ng labi ni Ranara sa Pilipinas, hindi lang basta tulong pinansyal ang natanggap niya, kundi pati ang respeto at pakikiramay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang Pangulo mismo ang nangako na bibigyan ng hustisya si Jollibee. At hindi naman nabigo ang bansa dahil nitong Setyembre, nasentensyahan na ang akusado sa pamamaslang sa ating kababayan. Pagpasok naman ng Pebrero, malakas na lindol naman ang gumimbal sa mundo. Ito ay ang 7.8 magnitude na lindol sa Turkey at Syria. Mahigit 59,000 ang kumpirmadong namatay dito at kabilang dito ang dalawang Pilipino. Agad na inasikaso ng pamahalaan ng repatriation ng mga Pilipino na nasa mga apektadong lugar. Kahit ang mga labi ng dalawa nating kababayan na nasawi, agad na ay uwi sa kani-kanilang mga pamilya. Bawat isa naman sa kanila ay nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa gobyerno. Bukod sa ating mga kababayan, hindi rin nagdalawang isip ang gobyerno na tumulong sa Turkey. Sa katunayan, isang 82-man delegation ang pinadala ng bansa para sa search and rescue operations. Matapos naman ang lindol, gera naman ang gumulo sa kabilang bahagi ng mundo nang magkaroon ng sigalot sa pagitan ng Sudanese Army at military group sa Sudan noong Abril.
Higit 300 na mga Pinoy ang kinailangang sunduin ng DMW sa Egypt para makauwi sa Pilipinas. Dahil mabilis ang aksyon, walang nasawing Pilipino at lahat ay ligtas na nakabalik sa kanilang pamilya. Bit-bit ang tulong mula sa gobyerno. Sa kalagitnaan naman ng taon at ng mga walang tigil na pagdating ng mga hamon sa iba't ibang bahagi ng mundo, isang magandang balita ang hatid ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ay ang paggawad ng pardon ng United Arab Emirates sa tatlo nating kababayan. Dalawa dito ay nasa death row habang ang isa naman ay may sintensya na 15 taong pagkakakulong. Abril ng sulatan ng Pangulo si UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed para hilingin ang pagpardon sa tatlong Pilipino. At hindi naman nabigo ang Pangulo dahil sa positibong resulta, nagbunga pa ito ng mas matibay na relasyon sa pagitan ng Pilipinas at UAE. Kaya lang, ang magandang balitang ito agad naman nasundan ng lungkot sa OFWs at sa pamahalaan. Dahil noong Agosto, pumanaw ang tinitingala at pinagkakatiwalaan ng Pangulo na miyembro ng kanyang gabinete. Si DMW Secretary Susan Toots Ople, pumanaw ang kalihim dahil sa sakit na cancer. Ngunit sa kanyang pagkawala, mas nabuhay pa sa alaala ng ating mga kababayan ang kanyang pagiging ina sa mga OFW. Toots will always be one of the best people I have ever known. At hindi pa dito natatapos ang pagsubok sa mga kababayan nating overseas Filipino worker. Oktubre, isang hindi inaasahang gera ang sumiklab sa pagitan ng Israel at Hamas. Nag-ugat ito sa sorpresang pag-atake ng militanteng grupo sa Israel kung saan marami ang nasawi, kabilang ang 4 nating kababayan. Marami din ang binukot kasama na ang ilang mga dayuhan. Ang pag-atake ito naging hudyat ng walang tigil na pag-atake ng Israel sa Gaza kung saan libo-libo ang nasawi. Ang gobyerno naman natin agad na umaksyon para mailayo sa kapahamakan ang ating mga kababayan hindi lang sa Israel kundi maging sa mga nasa Gaza at Lebanon. Tinutukan din ng pamahalaan ang kaligtasan ng 2 nating kababayang kabilang sa binihag ng Hamas. Sa kalagitnaan ng pag-iral ng humanitarian truce sa pagitan ng Israel at Hamas, kabilang sina Jimmy Pacheco at Doralyn Babadilla sa mga unang pinalaya. Pero ang sigalot na ito ng Israel at Hamas tila umabot pa hanggang karagatan. Isang cargo ship ang hinijack ng rebelding grupong Houthi ng Yemen sa Red Sea. Sinasabing may kaugnayan ang naturang barko sa Israel at sa kanya nito ang higit 20 krong kabilang ang 17 Pilipino. Ang nakaaalarmang pangyayaring ito, masusing tinutukan ni Pangulong Marcos. Sa katunayan, hindi siya tumuloy sa kanyang pagdalo sa COP28 sa Dubai para bantayan ang mahalagang development na ito at sinabing magpapadala siya ng high-level delegation sa Tehran, Iran para sa ligtas na pag-uwi ng ating mga kababayan. Kaliwat kanan man ang dumaan ng mga pagsubok, humarap man sa matitinding mga dagok, ang mga overseas Filipino workers hindi nabigo sa tulong mula sa gobyerno. Dahil tulad ng unang salitang binitawan ng Administrasyong Marcos, bayani ang mga OFWs. At sa bagong Pilipinas ay mananatili silang bayani ng ating bansa. Para sa pagsara ng Kabanata 2023, ako si Luisa Erispe para sa Bagong Pilipinas. Sa harap ng mga pagsisikap ng pamahalaan na mapabuti ang pamumuhay ng mga Pilipino, ay ang iba't ibang mga hamon, lalo na pagdating sa usapin ng food security at presyo ng mga bilihin. Kung paano natugunan ang mga yan, silipin natin mula kay Clizel Padilla. Halos isang kalahating taong panunungkulan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang presidente at pinuno ng Department of Agriculture, naging malinaw ang hangarin niya. Walang gutom o pangamba pagdating sa pagkain. Yan po ang bagong Pilipinas. Pero bungad pa lamang ng 2023, sinalubong na ang bansa ng mga balakid sa paggamit ng sapat at abot kayang pagkain.
Enero nang pumalo sa 8.7% ang inflation ng bansa o bilis ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Umabot sa 550 pesos ang presyo ng sibuyas na halos katumbas ng arawang sahod ng isang minimum wage earner. Sumirit naman sa 110 pesos ang kada kilo ng puting asukal. Maibsan ang pagmahalang presyo ng mga bilihin, ipinagpatuloy ang pagbibenta ng 170 pesos na sibuyas sa Kadiwa Store at pinalakas ang market linkage. Inaprobahan din ang pag-angkat ng 440,000 metric tons ng imported na asukal bilang buffer stock habang binubuhusan ng tulong ang sugarcane block farms para mapataas ang produksyon ng lokal na asukal. Kasabay nito ang pagtugis sa mga smuggled at hoarder na mga agricultural product. Nasabat ang 100,000 smuggled na asukal sa Subic Port. Kalaunay idinonate sa Department of Agriculture para mapakinabangan ng mga consumer. Tinutukan din ni Pangulong Marcos Jr. ang mga nag-hoard at nagmamanipula sa presyo ng bigas. Sa harap ng pagtaas ang presyo nito sa merkado, pinabuksan ang mga bodega ng bigas at natagpuan ang mga hinord at smuggled rice na ipinamigay sa mahirap na mga Pilipino. Nagpataw din ng 41 at 45 pesos na price cap sa bigas para abatan ang labis na paglobo ng presyo. Malinaw ito na mensahe mula sa pamahalaan na lahat ng uri ng pagmamanipula ng presyo ng bigas at iba pang mga bilihin ay nagpapahirap sa ating mga mamamayan at walang lugar ito sa isang bagong Pilipinas. Sa loob ng isang taon, tiniyak ng presidente na sapat ang supply ng bigas. Gumagawa ng paraan ang pamahalaan para maging stable ang presyo at maengganyo pang magtanim ang mga lokal na magsasaka. Sa ilalim ng kanyang administrasyon, naipamahagi ang pinakamalaking tulong sa mga magsasaka sa loob lamang ng isang araw, papalo sa higit 534 million pesos na halaga ng pinansyal na tulong, makinarya at post-harvest facilities ang iniabot sa mga top rice producing areas. Kasabay nito ang maagang pagtutok sa banta ng El Nino. Tinukoy ang mga posibleng tamaan ng matinding tag-init at pinaigting ang pagbibigay ng patubig. Kung hindi maganda ang produksyon ng agrikultura, ay hindi natin mapapaganda ang ekonomiya. Kaya po, naging prioridad ang agrikultura. Nang sa ganun, ay hindi na kailangan tayo umasa sa importation. Nakita naman natin kung anong nangyari nung masyado tayo umasa sa importation, nung nagkaroon ng lockdown, nung hindi tayo makapag-import, eh nahirapan tayo sa food supply. Nagtaasan pa ang presyo. Ngayon taon din, ang target na pagpapatupad ng Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement o RCEP. Yan ang pagbawas o tuluyang pag-alis ng taripa sa ilang imported products, pati na ang buhay na baboy, manok at patuka na sinasabing makatutulong para maging abot-kaya ang presyo ng mga inaangkat na produkto. Sinuspindi rin sa ilalim ng executive order ang pass-through fees o paniningil ng iba't ibang local government sa mga biyaherong truck na dadaan sa kanilang lugar na dumaragdag sa presyo ng mga bilihin at posibleng pag-antala sa transportasyon ng mga produkto. Ang basic necessities and prime commodities naman, napako na ang presyo hanggang sa katapusan ng taon sa pakikipag-ugnayan ng Trade and Industry Department sa mga manufacturer. Ilang buwan matapos maitala ang isa sa pinakamabilis na inflation, bumagal ito sa huling quarter ng taon. Ayon sa Philippine Statistics Authority, nagmura kasi ang presyo ng ilang pagkain gaya ng bigas, gulay at karne. Sabi ng Department of Finance, resulta ito ng mabilis at napapanhong aksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, ilang buwan bago matapos ang taon, nagtalaga na si Pangulong Marcos ng bagong kalihim ng Department of Agriculture. With yung directive ni Presidente to modernize, irrigate, use the right seeds and
mechanized and all of that, you know, maraming gagawin. We are getting ready, you know, to do our best to try to make rice affordable. Asahang papalo sa higit 20 million metric tons ang palay production ngayong 2023 na sapat hanggang sa susunod na taon. Hindi na rin muna mag-aangkat ng asukal hanggang sa panibagong milling season. Wala na rin inaasahang pagtaas ng presyo ng sibuyas sa anihan sa Disyembre at pagpasok ng imported onion. Magiging masaganang supply ng isda dahil muling ipinatupad ang closed fishing season sa huling quarter ng taon para bigyan daan ang pagpaparami nito na sinabayan ng pagpapasigla ng aquaculture ng bansa. Tuloy-tuloy naman ang pagsugpo sa African swine fever. Ngayong taon ay naisagawa ng clinical trial para sa bakuna nito. Napuno man ng mabibigat na hamon ang sektor ng agrikultura, pinatunayan ni Pangulong Marcos na mas malaki ang hangarin niyang pagbutihin ang naturang industriya at maghatid ng dekalidad at abot kayang pagkain sa bawat pamilyang Pilipino sa ating bansa. Para sa pagsasara ng Kabanata 2023, ako si Clayzel Pardilia, para sa Bagong Pilipinas. Susunod, mga usapin sa mundo ng politika na gumulat at bumuo ng mga tanong ngayong taon, ating babalikan dito lamang sa Kabanata 2023 para sa Bagong Pilipinas. Pagdating ng isa pang bagong taon, sama-sama natin ipagdiwang ang bawat tagumpay, ang bawat karanasan, at ang bawat posibilidad ng pagbabago. Harapin natin ang kinabukasan na puno ng pag-asa. Manigong Bagong Taon mula sa PTV. Ngayong linggo sa Masters of the Game. Musmus pa lamang si Francis Arnaiz ay di na maawat sa paglalaro ng kahit anong sport. I'd be shooting my backpack trying to reach the ring. The teacher said, you know that little boy? That he's gonna be a good basketball player. He was known for being Mr. Clutch, like for making that shot, that critical shot to win the game. Win because of a possible money-making. Masters of the Game ngayong linggo alas 8 ng gabi dito lang sa PTV. Ilang mga katanungan ang nabuo sa mundo ng politika ngayong 2023? Ito ay dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari. Pero sa harap ng mga yan, muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang kanyang administrasyon ay nananatiling matatag at patuloy na maglilingkod sa bayan. Balikan natin ang mga yan sa ulat mula kina Melales Moras at Daniel Mananastas. Mula sa Kamara hanggang sa Senado, iba't ibang hamon at kontrobersya ang nasaksiyan ng mga Pilipino ngayong 2023. Sa liderato pa lang ng dalawang kapulungan, ilang beses na pabalita sa buong taon ang umano'y planong pagpapatalsik kina Senate President Juan Miguel Zubiri at House Speaker Martin Romualdez. Pero hanggang ngayon, nananatili pa rin naman silang matatag sa pwesto. Kung may tuluyang naligwak sa tungkulin, iyan ay si dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Nagsimula siya bilang House Senior Deputy Speaker noong 2022. Pero noong 2023, inalis ang kanyang senior title. At nitong Nobyembre lang, tuluyan na rin siyang pinatalsik bilang Deputy Speaker at naging ordinaryong mambabatas na lang. Malapit si Arroyo kay Vice President Sara Duterte, kaya't ang ginawang pagligwak sa kanya nagbunga pa ng mas maraming kontrobersiya sa pagitan ni na Speaker Romualdez at VP Sara.
Nariyan ang isyong may niluto umanong impeachment. Issue ang confidential funds na hinihiling din sana para sa susunod na taon ng Office of the Vice President at Department of Education na parehong hawak ni VP Sara. Pero sa ilalim ng panukalang 2024 national budget, tuluyan na itong inalis mula sa OVP at DepEd at inilaan na lang sa security agencies, lalo na para mapaigting ang pagbabantay sa West Philippine Sea. Pero maliban sa mga isyu, maituturing din namang taon ng tagumpay ang 2023 para sa Kongreso. Nariyan ang 2024 General Appropriations Act na mabilis na umusad sa Kamara at Senado at agad din namang napirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dahil on time ang pagsasapata sa mga pambansang pondo, tiyak na tuloy-tuloy rin ang mga programa at serbisyo ng gobyerno para sa kapakanan ng mga Pilipino. July 18, 2023 naman, naisabatas din ang Maharlika Investment Fund Act of 2023 na inaasang iba yung magpapalago sa kaba ng bayan at magpapaunlad sa ating ekonomiya sa pamamagitan ng pamumuhunan sa iba't ibang sektor. Naharap ito sa iba't ibang kontrobersya pero mismong si Pangulong Marcos na ang nagbigay katiyakan sa publiko. Dumaan ito sa masusing pag-aaral at tiyak ang mahusay na pangasiwa rito. Nariyan din ang panukalang Military and Uniform Personal Pension System Act na pasado na sa huling pagbasa ng Kamara. Matapos ang mainit na diskusyon kung paano nga ba isasaayos ang pensyon para sa MUP sa wakas ngayong taon, nagkasundo rin ang lahat ng stakeholders sa magiging pagtugon dito. Sa Senado, tuloy-tuloy rin ang pag-usad ng panukala at inaasang sa lalong madaling panahon, tuluyan na rin itong maisasabatas at maipatutupad. Bukod naman sa mga kwentong Kongreso, umukit din sa kasaysayan ngayong taon ang barangay at sanggunian kabataan elections. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagkasana ng mall voting ang Commission on Elections at sinubukan na rin ang automated system at early voting para sa vulnerable sectors sa ilang panig ng bansa. Sa gitna ng election period, may ilang krimen ding na itala. Pero sa kabuuan para sa PNP, generally peaceful naman ang nangyaring halalan. Ano man ang mga isyong hinarap ng bansa ngayong taon, sama-sama pa rin itong nalampasan ng bawat isa. Magkakaiba man ang opinyon ay nagsama-sama pa rin para sa sambayanan. Sa pagtatapos ng Kabanata 2023, ako si Daniel Manalastas. At ako naman si Melalas Moras para sa Bagong Pilipinas. Hindi lamang mga kaganapan sa national politics ang naging mainit sa taong 2023, kundi maging ang lokal na politika. Ito ay dahil sa ilang mga insidente ng pamamaslang at pag-atake sa ilang lokal na opisyal. Ang mga yan at ang ilang pang mga krimen na bumulat sa sambayanan, ating buklatin sa bahagi ng Kabanata 2023 mula kay Patrick De Jesus. Umaga ng March 4, 2023, habang namimigay ng ayuda si Negros Oriental Governor Roel De Gamo sa mga residente sa loob ng kanyang tirahan sa bayan ng Pamplona, pumasok ang isang armadong grupo at walang habas na namaril. Kabilang sa biktima si De Gamo na idineklarang dead on arrival sa ospital, habang may siyam na iba pa ang namatay din. Sa isinagawang hot pursuit operation, naaresto ang ilan sa mga suspek, kabilang ang ilang mga dating sundalo. Mayroon ding miyembro ng komunistang grupo. Away sa politika ang tiningnang motibo sa krimen. At si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. ang tinukoy na mastermind. Patuloy siyang pinaghahanap ngayon ng mga otoridad at pinaniniwalaan na sa labas ng bansa. Una nang itinanggi ni Teves ang mga alegasyon. Sa sunod-sunod ay sinagawang raid sa kanyang bahay, nakumpiska ang iba't ibang klase ng armas at pampasabog. Bago nito, may iba pang naiulat na pag-atake sa mga lokal na opisyal. Noong February 17, pinagbabaril ang convoy ni Lanao del Sur Governor Mamintal Bombit Adyong Jr. sa bayan ng Maging. Ligtas sa pananambang ang gobernador, pero patay ang apat niyang kasama, kabilang ang driver at police security escorts. Ilang araw lang ang nakalipas, tinambangan din ang sasakyan ni Aparicagayan Vice Mayor Romel Alameda habang bumabiyahe sa Bagabag, Nueva Vizcaya.
bukod kay Alameda, patay din sa pamaril ang 5 pa niyang kasama. May mga naging pag-atake rin sa mga mamahayag ngayong 2023. Sa kuha ng CCTV noong Hunyo, makikita kung paano pinaulanan ng bala ng dalawang lalaki ang isang SUV. Lula ng sasakyan ang photojournalist na si Joshua Abiad, kasamang ilang kaanak. Nakaligtas si Abiad at kanyang kapatid, pero binawian ng buhay ang 4 taong gulang niyang pamangkin. Ilang araw matapos ang pamaril, naaresto naman ang pulisya ang dalawang sospek na nakatulong para matukoy ang umano'y mastermind sa krimen, isang dating barangay captain sa Pasay na may dating kaso kaugnay sa droga. November 5, habang nagpo-programa sa radyo at naka-live sa Facebook sa loob ng kanyang tirahan sa Calamba, Misamis Occidental, pinagbabaril ang radio broadcaster na si Juan Humalon o DJ Johnny Walker. Base sa investigasyon, nagpanggap umano ang gunman na may i-anunsyo sa programa ni Humalon, kaya ito nakapasok. Sa pakikipagtulungan naman ng Presidential Task Force on Media Security, bumuo ng Special Investigation Task Group ang PNP para mapabilis ang investigasyon at pag-aresto sa mga namaril, alinsunod din sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. Ngayong taon, may mga naging biktima pa rin ng hazing. Noong Pebrero, nakita ang bangkay ng isang lalaki sa bakanteng lote sa Imus, Cavite. Natukoy ito na si John Matthew Salilig, isang chemical engineering student sa Adamson University, na unang naiulat na nawawala. Biktima umano siya ng hazing sa kamay ng tao gamma fee. Nito namang Oktubre lang, namatay din sa kasagsagan ng hazing initiation rites ang 4th-year criminology student sa Quezon City na si Aldrin Bravante. Mahigit 10 ang tinuturing na sospek ng pulisya. Nasa 60 palo ng padel umano ang inabot ng biktima at may mga paso rin ng sigarilyo sa kanyang dibdib at kamay. Bumandera rin ang mga away trapiko sa kalsada. Noong Agosto, huli sa cellphone video ang pagkasa ng baril at panakit ng isang driver laban sa isang siklista. Kinilala ang lalaki sa video na si Wilfredo Gonzalez na napag-alamang dating pulis at na-dismiss noong 2018. Dahil sa insidente ay binawi ng PNP ang license to own and possess firearms ni Gonzalez, permit to carry, maging lisensya ng kanyang mga baril. Nitong Nobyembre, huli rin sa dashcam video ang pagbangga ng isang SUV sa isang motorsiklo sa Mandaluyong City. Sugatan sa insidente ang rider na nagtatrabaho para sa isang motorcycle riding app at angkas nitong pasahero. Naharang ng MMDA ang driver ng SUV na kinilalang si Pedro Magalit at sinapahan ng 2 counts of attempted murder. Pagpasok ng Disyembre, gumulantang ang pagsabong sa Mindanao State University sa Marawi City. 4 ang nasawi sa pambobomba, habang halos 50 ang nasugatan. Kinundena ng gobyerno ang naturang terroristic act laban sa mga inosenteng sibilyan. Kaagad isinailalim sa full alert status ang Mindanao, habang itinaas din ang seguridad sa Metro Manila para maiwasan ang posibleng spillover. Agad din natukoy ng mga otoridad ang dalawang sospek nito na pawang mga miyembro ng Daula Islamia Maute Group. Ang isa dito na nag-iwan umano ng bomba sa Dimaporo Gymnasium na aresto na rin. Patuloy naman ang maikting na paglaban ng pamahalaan kontra droga. Pagpasok ng taon, umapela si DILG Secretary Benhur Abalos sa nasa 900 pulis sa may mga ranggong koronel at general na magsumite ng courtesy resignation. Sa gitna ito ng umano'y pagkakasangkot ng ilang opisyal sa kalakaran ng droga at cover up sa 990 kilos ng shabu na nasabat sa Maynila noong nakarang taon, kung saan naaresto ang nooy pulis sa si Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. Matapos ang ilang buwan na pagsusuri ng Binoong 5-man Advisory Group, tinanggap ng Pangulo ang courtesy resignation ng 18 PNP 3rd Level Officers. Patuloy ang pagbabadang krimen sa bansa base sa datos ng PNP, kung saan buwaba ito ng higit pa sa 8%, pero hindi maikakaila na may ilang krimen pa rin ang naging karumal-dumal ngayong taon.
Gayunman, tiniyak ng mga otoridad ang patuloy na pagresolba sa mga kasong ito at pagpapanagot sa mga taong sangkot. Sa pagsasara ng Kabanata 2023, Patrick De Jesus para sa Bagong Pilipinas. Lamang pambayad sa mga pagkain ang binadyet ni Juan at Juana de la Cruz ngayong 2023, kundi kahit maging ang para sa transportasyon. Dahil na rin yan sa pagtaas ng presyo ng petrolyo na nagdulot ng taas pamasahe. Ngunit di lang yan ang binantayan ng ating mga kababayan sa naturang sektor ngayong 2023. Ang mga hamong kinaharap, mapakalsadaman, dagat o himpapawid, muli nating buklatin sa tulong ni Karen Villanda. Sa buong taon ng 2023, ilang beses na nabalahaw ang sektor ng transportasyon mula sa kalsada at karagatan hanggang sa himpapawid. Sa entrada pa lang ng taon, binulaga na ang maraming pasahero nang walang eroplano ang bumiyahe sa ere. Ito ay dahil nagkaroon pala ng total air shutdown nang pumalya ang uninterruptible power supply ng Communication, Navigation and Surveillance Air Traffic Control System ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Mag-aalas 10 ng umaga nang hindi gumana ang Air Traffic Management Center na siyang kumokontrol sa lahat ng inbound, outbound at overflight sa Pilipinas. Dahil dito, nasa higit 400 flights ang naapektuhan. Pero kaagad namang naibalik sa normal ang operasyon ng mga paliparan bandang alas 4 ng hapon. Dahil buena mano ang issue sa air industry, tila nagsunod-sunod na ang problemang kinaharap ng mga transportasyong panghimpapawid. 4 planes kasi ang naaksidente sa loob ng buong taon. Karamihan sa mga aksidenteng ito, naging pahirapan ang search and retrieval operation tulad na lamang ng Cessna plane na bumagsak malapit sa crater ng Bulkang Mayon. Pero hindi pa pala dito natatapos ang problema sa aviation industry. Dahil sunod namang nabalahaw ang operasyon ng NAIA na mawala ng supply ng kuryente ang Terminal 3 nito noong Mayo 1. Nasakto pa ito ng maraming pasahero dahil noong weekend. Pero para masolusyonan, nagsagawa ng full electric audit sa paliparan at nagdagdag ng mga bagong generator sets. Hindi lamang sa himpapawid ang trahedya dahil kahit sa lawa, abay mayroon din. July 27, lumubog ang isang motorbangka sa Talim Island sa Binangonan, Rizal na may sakay na higit 60 pasahero. Walang bagyo na mangyari ang insidente. Kaya naman isa sa mga nakitang dahilan, overloading. 22 lamang kasi ang inilista sa manifesto ng kapitana. Kaya sa halip na makauwi sa kanilang pamilya sa Talim Island, kamatayan ang sinapit ang 27 pasahero sa motorbangka. Dahil dito nasuspindi ang 2 tauhan ng Philippine Coast Guard na nagbabantay sa Binangonan Port at nahainan ng marina ng show cause order ang operator ng lumubog na pampaserong sasakyang pandaga. Trahedya naman sa karagatan ang ikinasawi ng 3 mangingisda sa Bajo de Masindoc sa Zambales noong 2 ng Oktubre. Ito'y matapos mabangga ng commercial vessel ang kanilang sinasakyang bangka. Batay sa inisyal na investigasyon, dahil sa masamang panahon kaya naman hindi napansin ng mga mangingisda ang malaking foreign vessel. Pero kung isyo ng transportasyon na pag-uusapan, sa kalsada na ang pinaka naging maingay ngayong taon. Sinimulan ito ng hamon ng pagtaas ang presyo ng mga produktong petrolyo noong Enero. Pero Hulyo, nang mas maramdaman ang walang preno na big time oil price hike. Umabot sa 11 ang pagtataas ng produktong petrolyo dahil dito naghain ang petisyong taas pasahe ang mga transport group. At nito lamang 8 ng Oktubre, naging 13 pesos na ang minimum na pasahe sa jeep mula sa dating 12 piso lamang. Bukod pa dito, umarangkada rin muli ang pamamahagi ng fuel subsidy ng pamahalaan sa mga apektadong tsuper. Naging mainit din ang usapin sa PUV modernization sa kalagitnaan ng taon, lalo't nalalapit na rin ang December 31 na deadline para sa consolidation na parte ng PUV modernization program. Dito kinakailangan ng sumali sa korporasyon o kooperatiba ng mga operator na unang hakbang para maisakatuparan ang modernisasyon sa transportasyon. Habang papalapit ng papalapit ang deadline, naging mainit rin ang pagtutol dito ng ilang transport groups na idinaan
sa ilang beses na tigil pasada. At sa harap niyan, ika-siyam ng Oktubre, sinuspende ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. silang Transportation Franchising and Regulatory Board Chair Teofilo Guadis III. Ito'y matapos lumutang ang kanyang dating executive assistant na si Jeffrey Tumbado at isiniwalat ang umano'y korupsyon ng LTFRB ukol sa PUV modernization. Pero makalipas ang dalawang araw, binawi rin ni Tumbado ang kanyang mga naging salaysay at sinabing kinamit lang siya ng grupong manibela. Humingi rin siya ng tawad kay Transportation Secretary Jaime Bautista at LTFRB Chair Guadis. Hindi nagtagal ay naibalik rin sa pwesto si Guadis bilang LTFRB Chair. Sa labas naman ng usapin ng pampublikong transportasyon, humabol rin sa isyu ngayong taon ang mainit na usapin sa mga lumalabag sa EDSA busway na nauwi pa sa pagkakasuspinde ni MMDA Task Force Special Operations Chief Colonel Bong Nebria. Nagsagawa kasi ng operasyon ang MMDA sa busway nang itaas na sa 30,000 pesos ang pinakamataas na multa sa mga pasaway na driver na nagdadaan dito. May sasakyan na pinilampas si Nebria sa kanilang operasyon matapos gamitin ang pangalan ni Senator Bong Revilla. Pero agad namang itinanggi ni Senator Revilla na siya ang sakay ng nasitang sasakyan sa busway at nagalit dahil sa paggamit ng kanyang pangalan pati na sa hindi pagtitiyak ng mga impormasyong ibinabato sa MMDA. Ilang mga protocol plate rin ng kongresista ang piniyagang makalusot sa busway. Dahil dito, naglabas na ng malinaw na listahan ang Department of Transportation sa mga papayagan lang makadaan sa busway. Wala rin dapat kortesiya na ibigay sa mga opisyal na wala sa listahan. Iba't ibang hamon man ang kinaharap ng Transportation Department hanggang sa dulo ng taong 2023, naging matatag pa rin ang ahensya sa pagresolba ng bawat issue. At hindi pa rin natitinag ang kanilang hangarin na maibigay sa mga pasahero ang komportable at ligtas sa transportasyon sa bawat Pilipino sa loob ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa pagsasara ng Kabanata 2023, ako si Karen Villanda para sa Bagong Pilipinas. Huwag bibitiw dahil babalikan natin ang mga pagsisikap ng pamahalaan na nagbigay ng pag-asa sa bawat Pilipino. Ang mga yan, dito lamang sa Kabanata 2023 para sa Bagong Pilipinas. Papanood ang TTV sa bawat sulok ng Pilipinas, reaching millions of Filipinos across the country through the power of terrestrial TV. Abot-nabot namin ang mga Pilipino para sa tapat na balita at impormasyon. Dito'y Cordillera, Kentintero at Luzon. Da kami, Timapang Namnamaan. Sa aton sa Visayas, wala kami mapugong sa pagpaabot sa unsang hitabo. Dini sa Saad ng Yuta, Mindanao, PTV, Pirmi Maminaw, para sa paghatod sa balita. Broadcasting in Luzon, PTV4 Manila, PTV8 Cordillera, PTV4 Naga, and PTV4 Palawan. In the Visayas. Ng climate change, naramdam na ng bansa. Pero bukod sa hamon na yan ng kalikasan, abay sinubok din tayo ng mga problemang dulot din ng kapabayaan na ilan nating mga kababayan. Ang mga yan silipin natin mula kay Brian Lesigues.
Iba't ibang mga hamon ang sumubok sa katatagan ng mga Pilipino nitong taong 2023. Mapahamon man yan ang kalikasan o dulot ng disgrasya ng tao na nagpadapa sa marami nating mga kababayan. Pebrero 28 ngayong taon, sinubok ang mga kababayan natin sa Oriental Mindoro. Ito'y matapos ang paglubog ng MT Princess Empress na may karagang 800,000 litro ng industrial fuel oil. Nagdulot ito ng malawakang pagtagas ng langis sa karagatan. Agad nagpatupad ng fishing ban sa lahat ng lugar na apektado ng oil spill, bagay na nagparalisa sa kabuhayan ng ating mga kababayang mga mangingisda. Pero hindi lamang ang Oriental Mindoro ang naapektuhan, kundi maging ang mga karagatan na sakop ng Batangas, Antique at Palawan. Tulong-tulong na ang mga residente, Philippine Coast Guard, National Government at Local Government Unit para agad na malinis ang mga tumagas na langis. Agad naman na nagpabot ng tulong ang pamahalaan sa mga apektadong residente sa lugar. Bukod sa pamamahagi ng family food packs, nagpatupad din ang DSWD ng Cash for Work Program sa loob ng 15 araw. Sinundan din ito ng pagpapatupad ng tupad mula naman sa Labor Department. Para matingnan naman ang lawak ng pinsala ng oil spill, personal na nagsagawa ng aerial inspection si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Agad din umaksyon ang DOJ at NBI para mapanagot ang mga dapat mapanagot at may mga pagkukulang. Mahigit 30 individual ang sinampahan ng reklamo, kabilang ang ilang PCG officers ng criminal offense dahil sa falsification of public documents, use of falsified documents at perjury dahil sa di umano'y peking certificate of public convenience o CPC. Lumabas din sa investigasyon ng DOJ na 2 beses na palang ginawa ang barko bilang isang tanker na isa sa itinuturong dahilan kung bakit ito lumubog. Hunyo 5 nang itaas ang alerto ng Bulkang Mayon dahil sa patuloy na abnormal na aktibidad ng bulkan. Mula sa Alert Level 2, umabot ang bulkan sa Alert Level 3, hudyat para lumikas ang mga residenteng nakatira sa 6-kilometer permanent danger zone. Umabot sa 2.8 kilometers ang haba ng dumadaloy na lava sa Miisig Gully, habang 1.3 kilometers naman sa Bongga Gully. Nagmistula namang ghost town ang ilang barangay na sakop ng 6-kilometer permanent danger zone. Sa tala ng NDRRMC, halos 10,000 pamilya ang nananatili sa mga evacuation center o katumbas ng higit 38,000 pamilya. Ang pamahalaan agad ding sumaklolo sa mga naapektuhang pamilya. Katunayan, pinangunahan pa ni Pangulong Marcos Jr. ang pamamahagi ng family food packs sa ilang evacuation centers. Ipinagutos din ng Pangulo na tiyakin na komportable ang mga bakwit sa evacuation centers. Huling linggo ng Hulyo, libo-libong residente ang naperwisyo dahil sa walang tigil na ulan na nagdulot ng malawakang pagbaha sa maraming lugar sa Bulacan at Pampanga. Ang bahagi ng NLEX sa San Simon, partikular sa ilalim ng Tulyaok Bridge, hindi rin nakaligtas sa baha. Kaya ang resulta, usad pagong na trapiko. Sa barangay San Agustin sa Hagonoy, hindi rin nakaligtas sa baha ang eskwelahang nagsisilbing evacuation center ng mga inilikas na residente. Kaya naman ilang kwarto ang hindi magamit. Sa harap ng problema sa pagbaha dulot ng malalakas na pag-ulan, iminungkahi din ng Pangulo ang pagkakaroon ng water impounding projects na pag-iimbakan ng maraming tubig sa tuwing may bagyo. Huling araw ng Agosto, pinalubog din sa baha ang ilang bahagi ng Metro Manila dahil sa mga pag-ulan dulot ng habagat. Makailang beses din ay tinaas ang alarma sa Marikina River dahil sa pagtaas ng tubig sa ilog. Nitong buwan ng Nobyembre naman, nagmistulang malaking lawa ang malaking bahagi ng Northern Samar dahil sa mga pag-ulan na dulot ng shear line. Kaya naman tuloy-tuloy ang pagresponde ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at LGUs sa mga residenteng nasalanta ng matinding pagbaha. Hindi alintana ng mga otoridad ang mataas na baha at malakas na agos ng tubig, mailigtas lang ang mga na-stranded sa kani-kanilang mga bahay. Kasabay nito, puspusan din ang relief operations para sa mga apektadong residente, lalo na sa mga inilikas. Para malaman ang kalagayan at pangangailangan ng mga nasalantang pamilya, nagtungo sa Visayas si Pangulong Marcos Jr.
pero dahil sa sama ng panahon, na-divert ang presidential plane sa Tacloban DZR Airport kung saan nagsagawa ng situational briefing via Zoom. Mahigpit ang bilin ng Pangulo na gawin ang lahat para maibigay ang pangangailangan ng mga apektadong pamilya at mga local government units sa rehiyon. Sa tala ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC, umaabot sa 471 barangay ang naapektuhan habang 2 ang naiulat na nasawi batay sa tala ng NDRRMC. Ayon naman sa Department of Agriculture Region 8, umaabot na sa mahigit 47 milyong piso ang danyo sa agrikultura mula sa 11 bayan sa rehiyon. Samantala, patapos na ang taon pero hindi patapos ang mga pagsubok na kinakaharap ng ilan sa ating mga kababayan. 17 ng Nobyembre nang yanigin ng lindol ang Sarangani, Davao Occidental na umabot sa magnitude 6.8, hindi bababa sa 10 tao ang naitalang patay. Patuloy din ang ayuda ng DSWD sa mga naapektuhang pamilya. Puspusan din ang pagbibigay ng tulong ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSHUD sa mga residenteng naapektuhan ng lindol. Bukod dito ay sinimulan na rin daw ng DSHUD ang pamamahagi ng rental subsidy at financial assistance program. Bawat pamilya na kasama sa totally damaged ang bahay ay makakatanggap ng ₱10,000. Hindi rin nakalimutan ni Pangulong Marcos Jr. na bisitahin ang mga biktima ng lindol. Dito ay nagpaabot din ng tulong ang Pangulo at tiniyak na hindi iiwan ng pamahalaan ng ating mga kababayan hanggang sa kanilang pagbangon. Huling buwan na ng taon, pero hindi pa pala dito natatapos magparamdam ang kalikasan. Disyembre 2, habang sa gitna ng mahimbing natulog ng ating mga kababayan sa Mindanao, tila isang bangungot ang gumising sa kanila. Nag-alugan ang mga gusali at ilang pang infrastruktura. Matapos yanigin ng magnitude 7.4 na lindol, pasado alas 10 ng gabi, ang hinatuan Surigao del Sur. Sabi ng FIBOX, may lalim na 25 kilometro ang pagyanig. Sa lakas ng pagyanig, ramdam hanggang Visayas maging sa Luzon. Nagpalabas din ng tsunami alert ang FIBOX minuto matapos ang lindol. Agad nagsagawa ng preemptive evacuation. 3 ang naitalang patay, habang halos 50 ang naitalang sugatan. Libo-libong pamilya naman ang apektado. Agad rin nagpaabot ng tulong ang pamahalaan sa mga apektadong pamilya, lalo na't malalakas na aftershocks ang naramdaman pa ng Surigao at ilang mga kalapit na lugar. Walang pinipiling oras at lugar ang pagtama ng kalamidad. Madalas, nabubulagan na lang tayo sa pinsalang iniwan nito. Pero makailang beses mang wasakin ang ating pag-asa, hindi nito kailanman matitibag ang kapangyarihan ng bayanihan at pagtutulungan sa tuwing humaharap tayo sa matinding hamon. Ang mga ito ang nagbibigay sa atin ng lakas ng loob para bumangon at harapin ng buong tapang ang ating kinabukasan. Sa pagsasara ng Kabanata 2023, ako si Ryan Lisiges para sa Bagong Pilipinas. At sa lahat ng mga hamon na tumama sa bansa, may pantapat na aksyon dyan ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ay para sa pagkamit ng inaasam na Bagong Pilipinas. Sa tulong yan ng iba't ibang mga programa at proyekto na layong bigyan ng mas magandang pamumuhay ang bawat Pilipino. Halina't buklatin natin muli ang bahaging yan ng Kabanata 2023 mula kay Kenneth Paciente. Sa pangarap na maging maunlad ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Yan ang katagang binitiwan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang panunumpa bilang 17th Pangulo ng Pilipinas. Katagang hindi lamang natapos sa salita, kundi patuloy na isinasakatuparan sa mga gawa. Ito'y sa pamamagitan ng iba't ibang mga programa na naglalayong maiangat ang antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Kabilang narito ang pag-arangkada ng food stamp program sa tulong ng Department of Social Welfare and Development. Layo ng programa na matuldukan ang kagutuman sa bansa, lalo na sa mga pamilyang nasa ilalim ng food poor criteria. Sa ilalim nito,
Mabibigyan ang mga benepisyaryo ng electronic benefit transfer cards na naglalaman ng 3,000 food credits kada buwan na magagamit para makabili ng pagkaing inirekomenda ng Food and Nutrition Research Institute. Sa tala ng DSWD, 100 kabahayan na ang nakinabang sa naturang programa sa pag-arangkada ng pilot implementation nito. Mas pinalawig din ang pamahalaan ng kadiwa ng Pangulo sa iba't ibang lugar sa bansa para matiyak na mas magiging abot kamay ng bawat Pilipino ang murang agricultural products at matulungan din ang ating mga magsasaka. Para maibsan naman ang pag-aray ng publiko sa bahagyang pagtaas ng presyo ng bigas, mismong si Pangulong Marcos Jr. ang nanguna sa mga serye ng distribusyon ng bigas sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang mga bigas na ito ay kabilang sa libo-libong sako na nasabat ng Bureau of Customs na layon din na labanan ang problema sa rice smuggling at hoarding. Hindi lang ang tiyan ni Juan ang tinutukan ng ating presidente. Sa katunayan, puspusan ang hakbang ng kasalukuyang administrasyon para mapabilis ang pag-arangkada ng pambansang pabahay para sa Pilipino program. Ilang groundbreaking ceremonies ang isinagawa na pinangunahan mismo ng Pangulo. Ayon sa Department of Human Settlements and Urban Development, nasa 20 proyekto na sa ilalim ng 4PH ang kasalukuyang itinatayo. Sa ilalim ng 4PH, target ng Marcos Administration na makapagpatayo ng 1,000,000 housing units o katumbas ng 6,000,000 bahay sa pagtatapos ng termino ni Pangulong Marcos sa taong 2028. Hindi naman nakakalimutan ng kasalukuyang administrasyon ang pagkilala sa mga manggagawa. Sa katunayan, tinutukan ng administrasyon ang hiling ng iba't ibang rehiyon para sa aumento sa sahod. At sa harap ng usapin ng sahod, mas dumami naman ang mga Pilipinong nagkatrabaho ngayong taon. Samantala, mas pinabilis din ng pamahalaan ang pagbibigay ng serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ay sa tulong ng eGov app na ayon kay Pangulong Marcos Jr. ay para sa hassle-free na mga transaksyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Makatutulong din anya ito sa pagpuksa sa katiwalian at red tape sa pamahalaan. Sa pagpapatuloy naman ng pagbangon ng bansa mula sa dagok ng pandemya, umarangkada naman ngayong taon ang pagbibigay ng COVID-19 bivalent vaccine na mismong pinangunahan ng Pangulo. At para matiyak na matutukan ang sektor ng kalusugan sa bansa, ngayong taon din nagtalaga ang Pangulo ng kalihim ng Health Department sa katauhan ni Secretary Ted Herbosa. Bukod dito, nitong Nobyembre ay inilunsad ang kauna-unahang Cancer Specialty Hospital ng Pilipinas. Inihahanda na rin ng pamahalaan ang Cancer Assistance Fund para umagapay sa pagpapagamot ng mga lumalaban sa sakit na cancer. Nitong Nobyembre rin, isang mahalagang hakbang ang ginawa ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Ito ay para sa pagkamit ng pangmatagalang kapayapaan. Una rito, inaprubahan ng presidente ang pagbibigay ng amnestiya sa mga rebelding nais magbalik-loob sa pamahalaan. Saklaw nito ang mga dating kasapi ng CPP, NPA, NDF, gayon din ang mga miyembro ng MILF at MNLF. Pero hindi kasama rito ang mga nakagawa ng kidnap for ransom, massacre, rape at iba pang paglabag sa karapatang pantao. At para magkaroon ng pangmatagalang kapayapaan sa bansa, pumirma ang Pilipinas at National Democratic Front of the Philippines sa isang kasunduan upang isulong ang pagkakaisa at maresolba ang mga ugat ng armed conflict o kaguluhan. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., bahagi ito ng advokasya ng gobyerno para sa pagkakaroon ng tahimik at nagkakaisang bansa. Samantala, hindi din kinalimutan ni Pangulong Marcos Jr. na kilalanin ang mga atletang Pinoy na nagbigay karangalan sa bansa sa 19th Asian Games sa China. Mismong ang Pangulo ang nag-abot ng insentibo sa mga manlalaro na aabot sa 41.9 million pesos. Kasabay nito, ang pagsiguro ng Pangulo sa suporta ng pamahalaan sa mga Pinoy athlete sa pamamagitan ng mga inisyatiba at programa para isulong ang sports development sa bansa. Kabilang na riyan ang pagkakaroon ng mga modernong training facility. Ang mga hakbang na ito ng Marcos Administration ay patunay lamang na iisa ang landas na tinatahak ng pamahalaan. Yan ay ang bagong Pilipinas kung saan walang Pilipino ang maiiwan. Sa pagsasara ng Kabanata 2023, ako si Kenneth Pasyente para sa Bagong Pilipinas. Mga kababayan,
Kahit isang kabanata na naman ang nagtapos, nagpabao naman ito ng mga mahalagang pangyayari at mga karanasan na humubog sa bawat Pilipino. Mga pabao na tiyak na ating magagamit sa pagharap sa higit 300 na namang mga pahina ng bagong taon. Mula sa pamunuanin yung People's Television Network, isang manigong bagong taon po sa inyong lahat. Ako po si Angelique Lazo para sa Bagong Pilipinas. Everybody on a journey.